Cherry Tigo crossover, hindi nga po pinaporma ang Chocomucho Flying Titans sa first set ng game. Lamang na po sana ang Chocomucho nung umpisa pa lang, no, sa scores nila. Pero bigla pong nakahabol ang Cherry Tigo crossover dahil na rin po sa mga error ng Chocomucho, which is lagi po nangyayari, no. Sa umpisa lang sila talaga nangunguna, pero bandang huli ay naaabutan sila ng kanilang kalaban. Ang ganda rin po ng pinakita ni Mylene Paat, no. Ang lalakas po ng mga spikes niya, parang shotgun po yung datingan, no. At hindi po yun mapigilan, no. At masalo ng Chocomucho Flying Titans, which is doon po sila mahina. Sa pagkakataon nga pong ito, sobrang init talaga, no, nung first set, no. At talaga nakita natin kung paanong humabol etong Cherry Tigo crossover. Nung nakaraan lang po, no, natalo itong Chocomucho sa F2. And ito na naman, mukhang mauulit na naman yata, kasi nakikita natin yung error at kahinaan ng Chocomucho na lagi pong nauulit sa laban. Yun po dapat ang i-improve nila, no, kung paano sila gagawa ng strategy na maganda para kontrahin yung kalaban. Sa pagkakataon pong ito ay talagang hindi na mapigilan ng Cherry Tigo, masyado pong malakas, lalo na po yung mga spikes ni Mylene Paat, hindi na pumakontra-kontra. And well guys, alam naman natin, no, first set pa lang, talagang nagpapakita ng gilas na itong dalawang teams na ito. For sure marami pa tayong aabangan. At syempre, for sure hindi magpapatalo ng basta-basta etong Chocomucho Flying Titans. Ayaw naman nila mapahiya sa mga fans nila, kasi sunod-sunod na yung talo nila. At dapat naman sana manalo sila dito kontra sa Cherry Tigo crossover. Kaya patuloy ko po kayong i-update kung sino talaga magwawagi sa laban na ito kontra sa Chocomucho Flying Titans versus Cherry Tigo crossover. So don't forget po to like and subscribe. Maraming salamat po.